Ano nga ba ang dapat gawin sakaling magkasunog habang nasa barko? Una, tiyakin naka-life jacket ang mga sakay ng barko. Gumamit ng fire extinguisher para makontrol ang apoy. Kailangan ding ihinto ang makina kung ligtas itong gawin base sa panahon. At kung kaya o pwede naman, tawag po agad sa mga otoridad. Update tayo sa nasunog na barkong MV Lady Mary Joy 3 sa Barangay Balok-Balok, Haji Mutamad Basilan. Makakausap natin si Basilan PDRRMO Chief Nixon Alonzo. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Rafi. Opo, ano po yung latest dito sa nasunog na passenger ship na MV Lady Mary Joy 3? At ilan na po yung naitalang casualty ha, sa mga oras na ito? Ay, yung pinakalatest na ginagawa ng efforts dito zero fire na po dito, naging natin kung ating dahilan ng pagkasunog. And as regards doon sa casualty, i-verify niya lang sa Bureau po, sa Coast Guard kung ano talaga yung exact figure. Basta ang casualty po natin, sa nalaman ko kaninang umaga, apat tapos anim. So, sampu yung casualty po natin base sa ating nalaman po. Mm-hmm. Natukoy na po ba yung pagkakakilala ng mga nasawing pasahero at sino yung nakikipag-usap sa mga naulilang kaanak? Yung apat kasi po na mga nasawi po, nakasakay sila sa barko na nag-rescue rin sa atin, papuntang Zamboanga City. Hindi ko alam kung ano na nangyari sa kanila. Pero yung napunta dito po sa amin sa Basilan, bale, anin po siya. So yun po, isa na ba yung nakaklaim na po yung isa. Yung iba, hindi nakiklaim pa kasi hinahanap pa rin namin kung sino talaga yung pagkakilala ng mga tao kasi wala po silang mga ID or ano man. So, yung mga naghahanap ng mga pamilya, i-encourage namin sila na pumunta dito sa Basilan at tingnan din nito yung mga kadaver na andito na walang pagkakakilala po. Saan po eksakto sa Basilan? Kung nanonood sila, saan sila pupunta? Opo, dito po sa Isabela City, andito po yung assessment team at saka triage team natin ng PDRMO, ng PSWDO at saka yung Farm Government at saka yung City of Isabela kasama na po dito yung opisina ng Congressman at saka Governor. Sa ngayon po, accounted na lahat ng pasahero nitong barko? Hindi po masabi as to yung certainty talaga kung ilan talaga kasi yung manifesto po, hawak naman yan ng Coast Guard po at kapatila yung ground commander kaninang umaga. Pero base sa napag-alaman po natin, base sa report na nasabit natin kaninang umaga ng FDR ng Haji Mutamad, 195 out of the passengers na-account na po, 195 from the passengers, 35 from the crew. Tapos mayroon tayong 10 namatay. Tapos mayroong allegedly na 7 na missing. So, yun po yung allegations at saka mga assertions na report na kailangan pang i-verify. Siguro, ginagawa pa rin yung report ng Coast Guard at saka ng ibang mga agencies na concerned sa para ma-certain talaga yung number ng mga fall as referred to doon sa manifesto ng kasulat ng barko. At na-search na po ba yung barko tapos na yung paghahanap? Ako meron pang naiwan doon sa loob? Sa barko po? Opo, oo. Po, ang barko dito na, practically dito ako sa gilid ng barko ngayon na bumabaan na po yung mga Bureau of Fire for investigation na umuusok pa yung barko. Wala na pong mga tao sa patch ng barko. Bale, nakadaong o nakasadsad to sa dalampasigan ng island ng Haji Mua ng Balokpan. Bale, guro naman yung kapiloto ng kasagsagan ng sunog po. May initial na resulta no po ba yung motoridad sa dahilan kung bakit nasunog itong barko? Actually po sa ngayon, yung first time kanina, dinala natin ng more than 10 sila. Expert sila sa pag-determine ng cause ng fire. Doon na sila. Sasagawa na nila yung investigation and moment from now. Hintayin na lang namin sila kung ano yung with finality talaga yung makikita nila. Nabanggit niyo po nakasadsad yung barko. Wala naman pong bang panganib na magkaroon ng oil leak mula rito? Wala naman kasi yung sadsad ito pa sa ulan ng barko. So yung likod nito hindi naman nakasadsad masyado o parang nasa malalim-lalim. So okay lang din naman, wala na tayong nakikitang oil leak pero umuusok-usok lang din yung barko pa. Mm-hmm. At lahat ba ng pasaherong nasa manifesto ng barko nakita na po ba? Nabanggit ko nga kanina,
baka meron pang hindi naka nagpapakita diyan dahil nabanggit nyo yung mga namatay, hindi pa pupunta lahat ng mga kaanak. Opo, ayun na nga po, malalaman lang natin with certainty kung yung according sa manifesto, ilan talagang nakasakay at tapos ilan talaga ang natin base sa investigation na or gagawin na Coast Guard base sa nangyari kanilang umaga po kasi sila yung ground commander kanilang umaga dito po. Kumusta naman po yung mga nakaligtas na pasahero? Saan po sila ngayon? At anong tulong ang in-extend po ng lokal na pamahalaan? Kung sa atin dito sa pasiyan po kasi dalawa yung mga survivors ay ng company ng or something. Oh, Ginoong Nixon, no? Medyo nawawala na po kayo sa linya. Pero nakuha na namin po yung buod ng inyong ulat. Maraming salamat po sa inyo. Hindi po. Salamat po. Si Basilan PDR Remo Chief Nixon Alonzo. Posibleng madagdagan pa ang mga lugar na mawawala ng tubig dahil sa gagawing malakihang leak repair ng water concessionaires dito sa Metro Manila. Ayon sa Maynilad, Manila Water at Metropolitan Water Works and Sewerage System, layo nitong matugunan ang nararanasang water interruptions. Aayusin ang ilang leak at papalitan ang mga lumang tubo. Sabi ng MWSS, malaking volume ng tubig ang nawawala dahil sa mga leak bago pa man ito makarating sa La Mesa Dam. Dahil naman sa pagbaba ng water level sa La Mesa Dam, unti-unti ring ipatutupad ang suspensyon ng paghahati sa supply ng tubig ng Manila Water at ng Maynilad. Ibig sabihin, mababawasan din ang supply ng tubig mula sa Maynilad na magreresulta sa mas mababang daily service interruption schedule simula sa April 1. Sa gitna ng nagbabantang kakulangan ng supply ng tubig at tumitinding init ng panahon, nagbabala muli sa publiko ang Department of Health laban sa iba't ibang sakit. Kabilang po dyan ang cholera, typhoid, sakit sa tiyan, maging ang dengue at malaria. Paalala po ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, kung hindi tiyak ang pinanggagalingan ng inuming tubig, dapat pakuluan ito. Tiyak hinding malinis at maayos ang paghahanda sa pagkain. Importante rin po ang malinis na pangangatawan. Sa bayan ng Norala, South Cotabato, hindi lang init ng panahon ang problema ng ilang magsasaka, kundi pati pag-atake ng mga peste. Ayon po sa ilang magsasaka, sumalakay ang black bugs sa kanilang mga tanim matapos ang pag-ulan sa lugar. Nabasa po yung mga tanim na palay na gusto raw ng black bugs. Problemado ang mga magsasaka dahil naghahanda na sana silang mag-ani ng palay. Bukod po sa bayan ng Norala na kilala bilang Rice Bowl of the South, na peste rin ang ilang palayan sa ilang barangay sa katabing bayan ng Santo Niño at Banga. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, asahan muli ang pagtagaktak na naman ng mga pawis natin dahil sa maalinsangang panahon. Kahapon, umabot sa 42 degrees Celsius ang init factor o heat index sa Dagupan City, Pangasinan. Hanggang 38 degrees Celsius naman ang init factor dito sa Metro Manila ayon po sa PAGASA. Maging I am ready dahil magpapatuloy ang ganyang init ngayon pong araw. Posibleng umakyat sa 36 degrees Celsius ang init factor sa NCR at nananatiling mababa ang tsyansa ng ulan base sa datos ng Metro Weather. 41 degrees Celsius naman ang posibleng init factor sa Dagupan City, 40 degrees Celsius sa Cotabato City, habang 39 degrees Celsius sa Tuguegarao at Burungan City. Mga kapuso, para iwas sa heat exhaustion o kay heat stroke, magsuot ng preskong damit, dalasan pa ang pag-inom ng tubig at umiwas mabilad sa arawan hanggang kaya. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong Mindanao ang uulanin sa mga susunod na oras. Asahan din ang ulan sa ilang bahagi ng Northern at Southern Luzon at sa Visayas. Mga kapuso, may pahabol na aktibidad po sa Quezon Memorial Circle para po sa Rabies Awareness Month. At may ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina! Kani kasama sa libreng serbisyo ang bakuna contra rabies, microchipping at kapon. Ayon kay Quezon City Veterinarian Dr. Ana Marie Cabel,
target nilang maserbisyohan ang 500 pet owners ngayong araw. Kasabay nito ang paglulunsad ng mobile app na nilikha ng Global Alliance for Rabies Control, kung saan mamomonitor ng Quezon City Veterinary Department ang mga kabahayang may mga alagang nabakunahan na at pwedeng mag-alerto ng hotspot sakaling magkaroon ng kaso ng rabies. Ayon kay Dr. Cabell, mahalagang mabakunahan ang mga alaga contra rabies dahil kapag tinamaan ito, siguradong mamamatay ang hayop at ang makakalmot o makakagat nitong tao. Kahit nga raw pagdila lang ng isang infected na hayop sa isang taong may sugat, ay pwedeng maipasa ang rabies. Kasama sa mga nararanasan ng hayop at taong may rabies ay breakdown ng nervous system, lockjaw, paglalaway at pagkawala sa sarili. Kadalasan daw dumarami ang kaso ng rabies pag may init ang panahon dahil gumagala ang mga hayop sa kalsada para magbawas ng init sa katawan at mas maraming bata ang nasa kalsada. Tiniyak ni Dr. Cabell na may sapat na supply ng anti-rabies vaccine sa Quezon City. Narito rin para tumulong sa kampanya si Kapuso actress at Love Before Sunrise star Andrea Torres at aktres at veterinaryong si Charmaine Arnaiz. Pareho silang animal lovers, nag-aampo ng mga rescue at stray animals at nagsusulong sa pagbabakuna ng mga alaga contra rabies. Connie, patuloy ang libreng serbisyo dito sa Quezon City Circle ng Quezon City Veterinary Department hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Connie? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. In talks para sa new collab ang Blackpink at si Lady Gaga. Ayon sa isang representative ng YG Entertainment, may offer ang Korean girl group na mag-perform kasama si Mother Monster. Para daw ito sa state visit ni South Korean President Yoon Suk-yeol sa Amerika sa Abril. Dati na nagkaroon ng collab ang Blackpink at si Lady Gaga sa kantang Sour Candy. Nag-flex si PhilAm social media personality Bretman Rock sa IG ng kanyang bagong tattoo. Ginawa raw ito sa pamamagitan ng pagbabatok na isang traditional tattooing method ng mga katutubong Pilipino. Truly unforgettable daw ang kanyang tatak ceremony. From performer to traveler, hindi lang pala fan meet ng Wavy ang pinunta sa Pilipinas ng member nitong si Ten Lee. Spotted din siyang namasyal sa iba't ibang building sa Intramuros. Sa kanya IG post, nilagyan pa niya ang pictures ng caption na Memories in Philippines. Katatibay nagbabalita para sa GMA Integrated News. May mag-asawang Pinoy na binugbog sa kalye sa California sa Amerika. Sa kwento ng biktimang si Nicky Ariola, isang photojournalist, nilapitan sila ng isang lalaki at sinubukang agawin ang kanyang kamera. Nang magpumigil si Nicky, siniko na siya at pinagsisiparaw ng matumba. Sinubukan ding umawat ng misis niya pero pati siya ay sinuntok. Kinangkapa raw ng mga suspect na sagasaan ang mag-asawa. Mabuti na lang may mga nakakita at tumulong sa kanila. Bago pa man dumating ang mga otoridad, nakatakas na ang dalawang suspect. Nagtamo sila ng mga sugat at si Nicky nabalian pa ng 6 na buto sa tadyang. Noong isang buwan pa raw nangyari ang insidente pero hanggang ngayon, isang suspect pa lang ang hawak ng pulis at hindi pa rin siya nasasampahan ng kaso. Sabi naman daw ng detective kay Nicky, nahuli ang suspect dahil sa iba pa nitong krimen pero wala pang balita tungkol sa kaso ng pambubugbog sa kanilang mag-asawa. Mahigit 5,000 trabaho ang pupwedeng applyan sa ikalawang bahagi ng job fair ng Department of Labor and Employment. Ongoing po yan hanggang bukas, March 31, sa iba't ibang mall sa Pampanga, Iloilo City at Cagayan de Oro City. Kabilang po sa pupwedeng applyan ay hotel and accommodation services, retail manpower services, manufacturing at business process outsourcing. Layo ng job fair na muling pasiglahin ang turismo sa bansa, lalo't marami ng negosyo ang muling nagbubukas. Sa iba pang balita, pinagtibay ng Pilipinas ang suporta nito sa Summit for Democracy Declaration. Isa po itong deklarasyon ng Bansang Amerika na nagsusulong sa demokrasya at pagpapalakas ng mga institusyon nito. Pero ayon sa pahayag mula po sa Department of Foreign Affairs, dumidistansya ang bansa sa International Criminal Court na bahagi ng deklarasyon. Yan ay dahil bigo umano ang ICC na tuparin ang principle of complementarity na dapat ay sinusunod dito. Nanindigan din ang gobyerno na walang jurisdiksyon ng ICC sa bansa at may kakayanan ang bansa na mag-imbestiga sa mga krimen.
Gumagana rin daw ang criminal justice system ng Pilipinas at paglaban sa impunity. Sa pahayag ng Presidential Communications Office, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na mananatiling active player ang Pilipinas sa usapin ng demokrasya at human rights basta't hindi ito taliwas sa interes ng bansa. Dagdag pa pa ng Pangulo, binubuhos daw ng gobyerno ang enerhiya nito sa pagpapabuti ng proseso ng imbestigasyon sa mga kaso at sa paglaban sa ilegal na droga. Good news naman para sa Pilipinas sa larangan po ng sports. Wagi ng gintong medalya ang Philippine Men's Ice Hockey Team sa Mongolia. Sila po ang nagkampiyon sa 2023 International Ice Hockey Federation World Championship. Bukod dyan, undefeated pa rin sila sa torneo. 14-0 sila laban sa Kuwait at Indonesia at 7-6 naman ang score sa overtime win nila kontra Mongolia. Mga kapuso, big deal pong manalo ha ang Philippine team dahil hindi naman po uso rito ang snow. Kaya, congratulations Philippine Men's Ice Hockey Team! Certified Team Philay ang mga nasa likod ng isang palayan sa Nueva Ecija. Tampok sa latest rice paddy art ng Philippine Rice Research Institute ang tambalan na Barbie Forteza at David Licauco sa Hit Kapuso Portal Fantasy Series na Maria Clara at Ibarra. Gamit ang pagsanhan variety at purple rice, nagawang iguhit na 50 individual ang Philay sa palayan. Meron ding heart sa ibaba ng salitang Philay. Bukod sa Philay, dati na rin naging rice art ang ilang sikat na personalidad, gaya na Aldab na tambalan ni Alden Richards at Maine Mendoza noong 2016. Way back Wednesday, ang field sa ibinahaging larawan ni Kapuso fashion icon Heart Evangelista sa reunion kasama ilan niyang kaibigan sa showbiz. Naroon sina Sparkle GMA Artist Center Consultant Johnny Manahan o Mr. M, Bea Alonzo, John Lloyd Cruz, Ma Salvador, Piolo Pascual, Dieter Ocampo, Kyle Ecari at Mariol Alberto. Masaya raw siya dahil malayo na ang narating nilang magkakaibigan. Katatibay nagbabalita para sa GMA Integrated News. Out of the wheelchair na si Marvel actor Jeremy Renner. Ipinasilip ni Jeremy sa Twitter ang kanya rehab kung saan nag-aaral muli siyang maglakad gamit ang isang anti-gravity treadmill. Halos 3 buwan yan mula ng aksidente yung magulungan siya ng snow tractor. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Araw-araw pong dumutok sa balitang hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Sison. Buong puso para sa Pilipino, ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated po sa mga maiinit na balita, maaaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.